Hello guys, this is me again, Jamie. Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. And now, gagawa po tayo ng homemade pizza. Tara, samahan niyo po ako. Paggawa ko po ng pizza, gumamit po ako ng loaf bread sa halip na dough. At pwede po natin gamitin kung ano mang available na ingredients sa ating bahay. Naghanap po ako ng mga available na ingredients dito sa amin and nakita ko po ito at ito po ang mga ginamit ko. 6 pieces na tasty bread, tomato paste, cheddar cheese, mushroom, pineapple chunk, giniling, oregano at black pepper. And now, pagsama-samahin po natin, lagyan natin ng salt ang tomato paste. Haluin lang po natin. Isama na din po natin ang black pepper and then ang oregano. Haluin lang po natin siya ng ayos at lagyan po natin siya ng olive oil. Ayan. And then, haluin lang po natin ng ayos para yung lasa niya po ay mag-mix. And now, i-prepare naman po natin ang paglulutuan. Lagyan din po natin ng oil. Kailangan lang po natin i-brush para lahat po ng part ng tray ay malagyan po ng oil at hindi dumikit yung ating ilalagay na bread. And now, ilagay na po natin ang bread. 6 pieces lang po yung ginamit ko para kasyang-kasya po siya sa tray na gagamitin natin. Ayusin lang po natin siya para siya ay mapit sa tray. And now, lalagyan na po natin ng tomato paste ang bawat ibabaw ng bread at add lang po natin siya para lahat po ng part ng bread ay magkaroon po ng tomato paste. Ilagay po natin ang cheddar cheese sa ibabaw. Spread lang po natin siya para lahat ng space ay malagyan. After that, ang pineapple chunk naman. Lagay ko din po ito sa bawat ibabaw ng bread natin. Lahat po ng space ay lalagyan natin para lahat po ay may pineapple chunk. Now, ilalagay na rin po natin ng giniling sa ibabaw. So, konti lang po yung giniling kong ginawa. Pinakuluan ko muna po siya para at siguradong luto na po siya kapag ka naluto ang pizza natin sa oven. Next ay ang mushroom. Lalagyan din po natin siya tulad ng ginawa natin sa ibang mga ingredients. Ay ilalagay din po natin siya sa lahat ng part ng ating bread. Paduhin po natin na malalagyan din lahat para mas maganda pong tingnan at mas masarap ang ating pizza. At ang last ay ang tira nating cheddar cheese na ilalagay din po natin sa kanyang ibabaw. Ito na po yung pinakahuli nating ilalagay before natin
siya ilagay sa oven. Ayan, ready na siya. Papasok na po natin siya sa oven.